Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka-recap. Power Recap TV. Simulan na natin ang kwento. Sa simula ng eksena, ipinakikilala tayo kay Armand, isang lalaking nagko-conduct ng mga interview sa mga mataas na opisyal. Lumalabas ang kakulangan ni Armand sa karanasan nang magkaroon siya ng problema sa paghawak ng kamera at pagtuon ng maayos sa kanyang mga interview. Matapos siyang matapos, iniulat ni Armand ang kanyang trabaho sa kanyang boss, ngunit napagtanto niya na hindi pala nakarecord ang kamera sa buong panahon. Ito ay nagpapagalit sa kanyang boss, na nagresulta sa pag-alis nito ng mainis sa silid. Kasunod nito, ipinakikilala tayo sa ating pangunahing tauhan. Si Armand ay isang lalaking walang direksyon sa buhay na naghihirap sa pananalapi at naninirahan mag-isa sa isang maliit na apartment. Nagpapakita siya ng kakulangan ng pangunawa pagdating sa mga babae, tulad ng nang imbitahin niya ang isang babae na nagngangalang Rosa sa kanyang lugar. Sa isang pagtatangkang lumikha ng romantikong galaw, nagpatugtog siya ng musika para sa pagtatalik. Gayunpaman, nang hilingin ni Rosa na gamitin ang kanyang toothbrush, tumanggi si Armand at sa halip ay nag-alok ng bago. Ito ay nagpaalala kay Rosa, na nagresulta sa kanya na umalis nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Sa sumunod na eksena, bumisita si Armand sa bahay ng kanyang mga magulang upang makita ang kanyang lola na nakarete. Ang personal na buhay ni Armand ay hindi maayos dahil iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina at kasalukuyan siya ngayon kasama ang mas batang minamahal na si Lilo. Noong gabi na iyon, nanatili si Armand kasama ang kanyang lola, inihiga ang kanyang ulo sa balikat nito at nagbigay ng kasiyahan sa kanya, na nagtitiyak na ang lahat ay magiging maayos. Kinabukasan ng gabi, nagpa siya si Armand na bisitahin ang kanyang tunay na ina kahit ayaw ito ng kanyang ama. Naniniwala siya na naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Matapos ang mahabang biyahe, dumating siya sa bahay ng kanyang ina at natuklasan na ito ay masaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pagkakita na iyon ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng pagtanggi. At tahimik siyang umalis na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa tabing ilog kung saan nakakita siya ng mga taong masayang nag-e-enjoy sa isang cruise party na nagpapalala sa kanyang nararamdamang kalungkutan. Kinabukasan, gumising si Armand sa kanyang kotse at nagpa siya na pumunta sa malapit na tindahan ng grocery upang bumili ng pagkain. Pagpasok niya, napagtanto niyang walang tao sa tindahan. Nagtingin siya sa paligid at tinawag ang cashier, ngunit walang sumasagot sa kanya. Bilang resulta, kinuha niya ang ilang mga bagay at iniwan ang pera sa mesa ng cashier bilang isang maluwag na paggalang. Paglabas ng tindahan, napansin niya ang ilang mga motorsiklo at sasakyan na may umaandar na mga makina sa gasolinahan. Gayunpaman, hindi siya masyadong pinansin at umalis na lang. Unti-unti, naramdaman ni Armand ang isang pakiramdam ng pagkabahala dahil sa lubos na walang laman ng mga kalsada. Maikling sandali pagkatapos, natagpuan niya ang ilang mga iniwang scooter sa gitna ng daan. Dahil sa nakakatakot na pakiramdam, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang ama ngunit nabigo siya makontak. Nagsimula siyang magpanik kaya't dali-dali siyang bumalik sa bahay ng kanyang ama. Pagdating doon, natagpuan niyang nakakandado ang pinto mula sa loob, kaya't nagpatuloy siyang kumakatok. Lumalaki ang kanyang pag-aalala sa tuwing walang tugon, na nagdulot sa kanya na buksan ng pilit ang pinto. Sa loob, natuklasan niya lamang ang bangkay ng kanyang lola na nakahandusay sa kama. Ito ay nagpakabahala sa kanya at sinimulang sumigaw ng tulong, ngunit muli, walang tumugon. Nang walang ibang pagpipilian, pumasok siya sa bahay ng isang kapitbahay na may pangalan na si Lothar ngunit natagpuan lamang ang aso ng pamilya, si Cosmo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya't bumalik si Armand sa kanyang tahanan at nag-isip-isip sa kanyang sarili. Lumalalim ang kanyang kalituhan nang ma-realize niyang wala siyang signal sa kanyang telepono at naubos na ang tubig mula sa gripo. Hindi nagtagal, naririnig niya ang ingay na nanggagaling sa pinto ng pasukan. Pagtingin niya roon, natuklasan niya si Cosmo, nasugatan at nasa huling mga sandali na ng buhay nito. Sa pag-aakala ni Armand na may pananagutan ang isang tao sa lahat ng ito, kumuha siya ng isang rifle at pumunta sa bahay ni Lothar upang harapin ang pinaghihinalaang intruder. Gayunpaman, napatunayan niyang mali ang kanyang paniwala dahil wala siyang natagpuan doon. Kinabukasan,
Nag-improvise si Armand ng isang paliligo gamit ang isang bote ng tubig at sumunod sa huling ritual ng kanyang lola. Para rito, pinagsama-sama niya ang lahat ng mga libro, kopya, at papel, inilagay ito sa ilalim ng kama ng kanyang lola. Binuhusan ng gasolina, at sinunog ito gamit ang isang posporo. Matapos ito, nagmaneho siya sa isang lansangan na walang ibang sasakyan maliban sa mga napobayan. Makalipas ang maikling panahon, natagpuan niya ang isang mamahaling pulis na sports car. Si Armand, na hindi pa kailanman nakasakay sa anumang mamahaling sasakyan sa kanyang buhay, agad na pumasok sa kotse at lubos na nag-enjoy sa biyahe. Matapos ng ilang sandali, pumasok siya sa isang tulay kung saan natuklasan niyang may nakabanggang truck na naglalaman ng mga nakakulong na kabayo. Nadama niya ang awa sa mga ito, kaya agad niyang pinalaya ang mga hayop mula sa kanilang pagkakahuli. Ang eksena ay nag-cut sa ilang taon ang nakalipas, at nakikita natin na si Armand ay namumuhay ng isang magsasaka. Siya ay nagtayo ng isang kahoy na tahanan sa isang dako ng kagubatan kung saan nag-aalaga siya ng iba't ibang ibon at hayop tulad ng manok, pato, kabayo, at kambing. Maliwanag na nakapag-ayos na siya sa buhay na mag-isa dahil siya mismo ang nagtatahi ng mga damit, naghahanap ng pagkain, at nag-aalaga ng kanyang mga kasamang hayop. Bukod sa lahat ng ito, siya ay nagtatrabaho pa sa kanyang bagong imbento upang makagawa ng kuryente gamit ang tulong ng tubig mula sa malapit na ilog. Isang gabi, habang natutulog si Armand, siya ay ginising ng mga ingay ng isang kambing. Pagtingin niya rito, natuklasan niyang ang kambing ay nasa gitna ng panganganak. Si Armand ay saksi sa buong proseso ng pagpapanganak at naramdaman niya ang isang malalim na kaligayahan. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay maikli lamang dahil ang batang kambing ay agad na kinuha ng isang jackal kinabukasan. Nahabag si Armand sa ina ng kambing at sinundan niya ang jackal na may dalang baril, ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap. Lubhang nalungkot siya at bumalik ng walang hawak na kahit ano at umupo kasama ang inang kambing habang iniisip ang pagkawala. Sa isang partikular na araw, sumakay si Armand sa kanyang kabayo at pumapalapit sa kagubatan upang humanap ng mga kailangang kagamitan. Habang pumapasok siya sa kagubatan, bigla siyang inatake ng isang ligaw na aso, kasama ng kanyang kabayo. Nang mabilis na kumilos, pinaputok ni Armand ang aso, ngunit sa proseso, siya ay nahulog mula sa kanyang kabayo at nagkaroon ng sugat sa ulo, na nagresulta sa kanya na mawala ng malay. Matapos ang ilang sandali, nakakita tayo ng isang taong dumating sa lugar na may hawak na flashlight at tinitignan ang sugatan na si Armand. Sa umaga, bumalik ang malay ni Armand, pero natagpuan niya ang kanyang sarili na nababalot sa papel aluminum, nagpapainit sa kanya. Wala siyang ideya kung paano siya napunta doon. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tahanan. Huli sa gabi, napansin ni Armand ang isang station wagon na lumalapit sa kanyang lugar. Nagduda siya na ito ay maaaring isang potensyal na banta, kaya't kumuha siya ng isang patpat bilang kanyang sandata at nagtago sa likod ng isang halamanan. Isang babae na nagngangalang Kersey ang lumapit sa kanya na may hawak na shotgun at humihingi na ibigay niya ang kanyang sandata. Takot na takot, sumunod siya at itinapon ang kanyang patpat. Bumaba rin ang baril ni Kersey at bumalik siya sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagising si Armand at natuklasan ng isang almusal na nasa tabi niya. Nang lasapin niya ang pagkain, natuklasan niya itong napakasarap, matagal na simula nang huling masiyahan siya sa ganitong kainan. Makaraan ang ilang saglit, pumasok si Kersey at napansin ang sugat sa kanyang binti. Nang matantsa niya ang kalubhaan nito, kumuha siya ng mga kagamitan sa unang lunas mula sa kanyang sasakyan at inalagaan ang sugat niya. Sa mga sandaling iyon, habang sila'y nakaupo para uminom ng kape, tinanong ni Kersey kung bakit pinili ni Armand ang manirahan sa liblib na lugar na ito sa halip ng isang urbanong lugar. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na mayroong pakiramdam ng pagkaugnay dito na nagpaparamdam sa kanya ng pag-aari. Pagkatapos ay tinanong niya si Kersey kung may ibang tao na siyang nakasalamuha, at sinagot siya nito na siya ang unang taong nakilala niya. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, humawak si Armand at humawak sa kamay ni Kersey, na nagpapasaysa sa sensasyon ng pagkakadikit ng kanilang mga kamay matapos ang matagal na panahon. Tuwang-tuwa sa pagkakasumpungan nila, ibinahagi nila ang isang mapangahas na halik at sa huli naging malapit sila sa isa't isa. Mula noon, itinatag nila ang kanilang buhay bilang mag-asawa, naninirahan sa bahay na itinayo ni Armand. Sa susunod na eksena,
Nakikita natin sina Kersey at Armin nagbubungkal sa sakahan, lubos na nasa kanilang trabaho. Sa gitna ng kanilang bubungkal, ibinahagi ni Kersey ang kanyang nakakapangilabot na karanasan sa Syria. Ipinamalas niya kung paano siya na-stranded sa malawak na disyerto ng Syria nang masira ang kanyang sasakyan, pinagdaanan ng tatlong mapanglo na araw nang walang kahit isang patak ng tubig. Bukod dito, ibinahagi ni Kersey ang kanyang pagnanais na bisitahin ang Berlin, ngunit hindi pinahahalagahan ni Armin ang lungsod, itinuturing itong nakababagot at hindi kaakit-akit. Maliban sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain, inilalaan din ni Armin ang kanyang oras at enerhiya sa kanyang pinakabagong imbento, ang paggamit ng lakas ng tubig sa ilog upang maglikha ng kuryente. Kahit na dumaranas ng maraming pagkabigo at mga suliraning kinakaharap, patuloy siyang nagtitiyaga at sa wakas ay nagtatagumpay, nagawa niyang magkaroon ng sapat na supply ng kuryente para sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, tila masaya ang buhay ng mag-asawa. Nagtatrabaho sila ng husto sa bukid. Nagkakasalo sa mga pagkain, at nasisiyahan sa mga sandaling pahinga, tulad ng paglangoy sa malapit na ilog. Gayunpaman, ang kanilang masayang buhay ay nagsisimulang magdusa nang ibahagi ni Armin ang kanyang pagnanais na magkaroon ng isang anak. Malakas ang pagtuto ni Kersey sa ideya, sinasabing ayaw niya nang magkaanak sa mundo na parang apokalipsis. Nang patuloy na ipagdiwang ito ni Armin, nagalit siya at bigla na lamang umalis, iniwan siya na mag-isa muli. Sa susunod na gabi, habang nakaupo si Armin para kumain, ang kanyang atensyon ay napukaw ng isang recreational vehicle na dumating malapit sa kanyang tahanan. Naintriga, lumabas siya upang imbestigahan, pero natagpuan niya si Kersey sa sasakyan kasama ang isang aso. Habang nag-uusap ang dalawa, ibinunyag ni Kersey ang mga bahagi ng kanyang nakaraang buhay. Inilahad niya na lubos siyang umiibig sa isang lalaki sa loob ng 7 taon at nagnanais na magkaroon ng pamilya kasama ito. Gayunpaman, patuloy siyang pinapaghintay ng lalaki na nag-iwan sa kanya sa kalagayan ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa isang mapagpasyang araw, biglang dumating ang anak nito sa kanilang pintuan. Sinabi ni Kersey na naglaan siya ng 7 taon ng kanyang buhay sa isang lalaki na hindi niya tunay na kilala, na humantong sa isang pusong nasaktan at nagbago ng kanyang pananaw ng lubusan. Mukhang ang karanasang ito ay nagbago sa kanya at naging matatag at independent woman. Bukod dito, ipahayag ni Kersey ang kanyang pagnanais na maglakbay patungong timog kasama si Armin. Gayunpaman, magalang niyang tinanggihan ito, sinasabi na hindi niya kayang iwan ang kanyang mga minamahal na hayop. Maikli pagkatapos, nagmamaneho ang magkaibigan patungo sa malapit na tindahan ng mga groceries upang bumili ng mga inumin. Masaya si Armin sa pagbabalik ni Kersey, kaya't nagpatugtog siya ng musika at nagsimulang sumayaw kasama siya. Matapos tamasahin ang sandali ng sandali, nagbalik sila sa tahanan na kasama si Armin na masaya ngunit si Kersey ay tila malungkot. Mayroong malinaw na iniisip na nagbabagabag sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, bigla na lamang nasira ang gulong ng kanilang RV. Nakakita nito, hiningan ni Kersey si Armin na ayusin ang gulong hanggang kinabukasan, ipinahayag ang kanyang intensyon na umalis. Ito ay nagpanghina ng loob kay Armin at siya'y nagtanong kung babalik ba siya. Sinabi lamang ni Kersey, huwag mo akong hintayin. Habang dumadaloy ang gabi, siya ay humiga na, ngunit hindi mapakali si Armin. Tumayo lamang siya sa harap niya at hindi mapigil ang titigan ang kanyang magandang mukha. Sa umaga, nagising si Kersey at naghandog sa kanyang sarili ng isang tasa ng kape. Sa ganitong pagkakataon, natagpuan niya ang recipe book ni Armin na kumuhang pansin niya. Sa paglilista ng mga pahina nito, natagpuan niya ang isang larawan ni Armin kasama ang kanyang lola na nagpapangiti sa kanya. Kasabay nito, ibinabalik na ni Armin ang RV matapos matagumpay na malutas ang problema sa gulong. Inaabot niya kay Kersey ang susi ng sasakyan at binalaan siya na huwag lumagpas ng bilis na 80. Sapagkat maaaring maging hindi stable ang mga gulong. Maikli lang ang sandali, nagbahagi ng huling halik sina Armin at Kersey, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya para sa pagkakumpuni ng mga gulong at pagpayag na umalis siya. Habang siya ay naghahanda na umalis, huminto si Armin. Ayaw niyang muling maging nag-iisa, kaya't gumawa siya ng bigla ang desisyon na sumama sa kanya. Hiniling niya sa kanya na maghintay lamang ng 1 minuto upang kanyang palayain ang lahat ng kanyang mga hayop. Sa kahilingang ito, sinimulan niya ang pagbubukas ng mga hawla at pinakawalan ang mga hayop.
Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang umalis si Kersey at iniwan siya sa likod. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap.